Good morning po. Good morning to everyone. Good morning po, Sister Irene. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Good morning, Sister Irene. Good morning, Sister Irene. Good morning. God is good, no? God is good. Grabe. Grabe po, ano? Salamat sa bawat araw, bawat hakbang na tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. Praise the Lord. Ayan, ilan na po ba tayo? Ayan, pwedeng-pwede na po tayong magsimula. Ito tayo, pang ano to ah? Pwedeng-pwede na po tayong sumamba at umawit. Hindi, bibili lang naman. Para sa ating Panginoon. Praise God. Sige po, sabayan po natin ang awiting ito. Ihandog po natin para sa ating Panginoon. Ayan, sabihin po natin sa Kanya. No? Kay buti-buti mo, Panginoon. Ayan. Sino pong mag-a-agree na kay buti-buti po ng ating Panginoon? Amen. Amen. Sige po, awitan po natin si Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ikay lagi tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggang. Pinumahubing sinasamba kita. Dakilang Diyos at dakilang Diyos at Panginoon, tunay mong ikay walang katulad, tunay mong ikay di nagbabago, sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos, nasa amin.
nagmamahal. Praise the Lord, praise the Lord. Sige po, tayo po ay patuloy na manatili sa presensya ng ating banal na Diyos, sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maari po yung iba na kaya naman pong itaas ang kamay. Tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na aming inaawitan, sinasamba, pinupuri at pinasasalamatan. Tunay nga, Panginoon, ang masasabi po namin kay buti-buti mo, Lord, kay buti-buti mo po sa buhay po namin, sa buhay ng aming pamilya, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, na mamalas namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Karapat-dapat po kayong papurihan, alaya ng wagas at dalisay na pagsamba sa bawat araw, Panginoon, na inyo pong ibinibigay sa amin. Panginoon, naririto po kami muli sa gawain ng DMPAD. Nagpapasaliksik po kami ng aming mga buhay, ng aming puso. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, anuman po ang nakikita mong hadlang, karumihan, kasalanan sa aming mga buhay, Panginoon, na siyang magiging hadlang upang hindi ka po makakilos sa aming kalagitnaan, upang hindi ka makakilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba at humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming pong mga nagawang mali, karumihan at kasalanan, maging ang bahid kasalanan, Panginoon. Kasalanan na hindi pa po namin nakukumpisal sa iyo, Lord, naririto po kaming lahat, isinusuko po namin ang aming buhay. Lord, inaamin po namin, Lord, ang lahat ng mga kasalanan namin. Nagpapalinis po kami, Panginoon, sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus na itinigis sa krus ng Kalbaryo upang kami maging malinis at katanggap-tanggap po sa inyong harapan ngayong umaga pong ito. Hallelujah. Lord, cleanse us, wash us with the blood of Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kaming katanggap-tanggap, Lord, sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa mga nagawa naming mali, nasabi namin, ikinilos namin, inisip namin. Sa lahat ng ginawa namin na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga desisyon namin, Panginoon, na kami lamang ang nag-decide, hindi ka namin sinama, Panginoon. Patawad po, Lord. Patawad po. Patawad po. Salamat ng marami, Lord. Sapagkat paulit-ulit mong sinabi, Panginoon, sa 1 John 1:9, Lord. Paulit-ulit naming aalalahanin, Panginoon, ang salita mo po. Na kung ipapahayag ng aming mga labi, ang aming kasalanan, ang mga kasalanan namin, na kung ito ikukumpisal namin directly sa iyo, Lord, ikaw po ang Diyos na tapat at banal, na kami po'y patatawarin mo, lilinisin mo kami sa lahat po ng aming mga nagawang kalikuan. Maraming pong salamat, Panginoon. Tapat ka sa iyong salita, na ang bawat salita mo'y iyong tutuparin pa rin, Panginoon. At ito nga po, Lord, ay nakamtan namin sa mga oras na ito. Ang kumpletong kapatawaran ay iginawad mo na po sa buhay po ng bawat isa na naririto po sa Zoom room ng DMPAD. Salamat po ng marami. At Lord, inaanyahan namin ang banal na Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Malayang kumilos sa aming kalagitnaan at ipahayag, Panginoon, ang napakagandang mensahe mo sa araw na ito. We pray for Spirit-led DMPAD 305 days for today and every day, Lord. Let thy will be done, Lord, sa gawain ito.
Pakapuspusin mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Maranasan ang kilabot ng iyong kapangyarihan. Let there be signs, let there be wonders and miracles, Panginoon, habang kami naririto, kahit virtual, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng espasyo, ng panahon, ng oras, at ng lahat ng bagay. Lord, you are the unlimited God, unlimited in power, unlimited in wisdom. You are the almighty, great, and sovereign God, and there is none like you, Lord. Maraming marami pong salamat. Ikaw lamang ang maitaas at maitanghal sa aming kalagitnaan. Maging sa lahat, Lord, na mag-tune in sa YouTube channel, Panginoon, na kung saan ito'y pwedeng mapanood. Lord, kung sino man po ang makakapanood nito, Panginoon, Lord, hihipuin mo siya. Mababago ang buhay niya. At higit sa lahat, Panginoon, tatanggapin ka as Lord and Savior ng kanyang buhay. Maraming marami pong salamat. Tanging sa iyo ang papuri, kaluwalhatian, karangalan, magpakailan pa man. Ito po ang prayers namin in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kamusta po kayo, mga kapatid? No, nararanasan po natin every day, no, na tayo po ay road to recovery, no. Napakaganda po at napakabuti po ng Panginoon na muli ipinamalas ng Diyos ang himala ng kagalingan sa buhay po ng mga nahawa nitong COVID Omicron variant, which is alam niyo po napatunayan natin, ano, na napakahalaga po talaga ng panalangin. Panalangin natin, our personal prayer to our God, our prayers, corporate prayers po ng mga kapatid po natin na sama-samang nananalangin. Ang Diyos po'y tunay na dumidinig, tumutugon ng ating mga panalangin. Amen? Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Yan, salamat sa Panginoon na muli po tayong magkakasama. 305 na po. No, 305. At alam naman po natin na ilang tulog na lang tayo po ay magwo 1 year na. Yay! Praise the Lord! Praise the Lord! Gustong-gusto ko naman yung hangin na yan, Sister Lisaida. No, sana ganyan lahat ang hangin, no? O, dito maaraw na po kasi dito. Maaraw na. Ayan. Kamusta po kayo? Malamig nga po, sis. Saan ba yan? Sa labas ng bahay mo? Opo, sa labas po. Wow, parang ang sarap mag-outing dyan, ah. Para, pasyal po kayo. Sige, sige. Pag pwede na, mga kumare at mga ka-DM pad, pasyal tayo kila Sister Lisaida. Sugod tayo sa, ano, no? Sa place ni Sister Lisaida. Sige, malapit po kami sa Mahogany, sis. Oo nga, di ba? At ang Bulalo dyan ay napakasarap. Yes po. Maglalaway po sila ngayon sa Bulalo. Magang ano, almusal na Bulalo ang pag-usapan. Joke lang. Correct. Yan. Kaya lang magugutom tayo pag almusal yung pag-uusapan eh. Baka mawala na agad, naka-off ka, mga nagkakainan na, no? Anyways, mga kapatid, alam ko po na ang bawat isa ay may mga nandyan lang naman kayo kahit naka-off cam kayo. Tama ba? Tama ba ako? May tama. Yes po. Ayan. Sige, parang mahihain po kayo lately. Ano? Amen. Mahihain kayo lately. Ayaw nyo nakikipag-usap sa... Virtual na nga lang po. One by one nga lang yung nakikita ko. Ayan, mag-open na kayo ng camera. One by one ID picture lang naman yung size ng nakikita kong view eh. Diba? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan 8R size. One by one lang. Kaya don't worry kahit mag-open kayo ng camera. Yan. Kitang-kita naman ang inyong mga beauty. Para kanina nakita ko si Brother Teddy nandito siya. Morning. Ayan, si Brother Teddy. Ayan, nandito nga siya. Good morning, good morning. Yan. Nandito po ako. Oo nga. Napagod si Brother Teddy. Maraming pinasya lang kahapon to eh. Diba? Nakita ko yung kanilang ano eh, no? Pasyal-pasyal.
Ayan, praise God. Ayan, si Sister says back to work. Ayan, praise the Lord. Kamusta na po kayo? Kamusta na? At yung iba po ay wala akong balita kung kamusta. Pero nandito naman, no? Nandito naman. Ang mahalaga po, nandito po tayo. At nakikita ko po na okay naman po kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Nagbasa na po ba kayo ng inyong devotion for today sa John chapter 14? Ang ganda po ng sinabi ng Lord, no? Ang ganda po, katamang-tama po, araw-araw, eksakto po itong ating devotion para sa ating lahat. Meron lang po tayong maikling exhortation at sharing po ngayong umaga. Sino po ang gusto pong magpasalamat sa Panginoon? Or manghingi po ng prayer request, magpasalamat po kay Lord. Ayan, sa inyo pong mga nararanasan na araw-araw, napagpapalat himala mula sa ating Panginoon. Sis, ako na, unahin ko na. Oh, sige, Sister Lezaida. Praise God. Sige, sige, go ahead, sis. Good morning, everyone. Katulad ng sinabi ko last time, yung anak ko, nagkaroon siya ng ano. Pero sa awa ng Diyos, kahit siya mismo, nakita niya na yung pagpapala ng Diyos sa kanya mismo, parang, alam mo yung parang nagdahilan lang siya. Parang, although kinabahan din ako, pero napakabuti ng Diyos kasi sabi nga niya kagabi, Mami, parang hindi daw siya nagkasakit. Kasi imbis na, although nung una nahihirapan siya, yung kagaya ng mga sinasabi niyo, di siya makatulog, talagang ano rin yung isipan niya na papano. Pero kagabi sinabi niya, parang ano no, parang dahilan lang daw siya. Kasi imbis na, alam niyo, siyempre pag nagkasakit ka, papayat. Pumayat naman siya, natuwa siya. Pero maraming positive na nakita niya sa sarili niya na nagkasakit siya. Yun yung ipinagpapasalamat ko sa Diyos na gumaling na siya. Kahit ako na nanay mismo, masayang-masaya. Siguro nararamdaman din niya yung kaligayahan pag yung anak mo walang nararamdaman. Tapos nakita mo na, okay Lord, thank you talaga. Talagang hindi ko alam kung ano yung tamang salita, pero talagang maligaya ako at kaming mag-iina dahil akala namin talagang iniisip na namin kung saan siya matutulog, saan siya lilipat ng bahay. Nagtatanong na sila magkapatid, paano gagawin sa loob ng bahay namin, ipapalinis, to the max level. Parang nandoon na yung magkapatid, yung dalawang anak ko. Pero talagang mabuti ang Diyos, talagang may paraan, at ang hirap kasi tatanong na kami, nag-iisip na kami, sinong doktor yung pupuntahan namin, paano? Alam niyo yun, pag nandoon na kayo sa part na isipin mo na kagad pala yung mga anak ko. Ayaw lang magkwento sa akin, ayaw lang mag-share yung mga takot nila. Pero kagabi, nung kumakain kami mag-iina, kahit siya mismo, sinabi niya sa sarili niya na talagang magaling na siya. And yung mga doktor na inabangan niya para mag-personal sa kanya, hindi na niya naantay, hindi na niya na, parang si Lord lang, talagang may paraan ng Diyos para sa mga bagay na dumarating, good or bad, still a blessing, at talagang ang paraan ng Diyos hindi natin mapanghahawa, hindi natin kayang malaman kung ano yung gusto niya, pero sabi nga, tama yung laging sinasabi sa Bible. Ano ka lang, stay put ka lang. Siya bahala sa lahat. Malalampasan.
magiging makikita mo yung lahat ng kabutihan eh para sa lahat. And that's all, and thank you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, no? Talagang ano po, no? Ang bilis po ng healing and recovery na natanggap po ng anak ni Sister Lisaida. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Praise God. Praise God. So, walang pag-aalala, no? Walang dapat ipag-alala basta ipinagkatiwala sa Panginoon. No? Kasi pagka nag-alala ka din, hindi ka nagtiwala kay Lord, no? Pag wala yung pagka nagwo-worry ka, eh nawawala yung faith mo kasi 'di ba yun po yung opposite ng faith, worry. So ayaw po ni Lord nang tayo po ay nagwo-worry. Yan nga po ang atin pong napakagandang devotion for today na paalala po ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat ngayon. Praise God. Pwede po bang mag-testify at magbalik ng thank you kay Lord si Sister Vivian? Yan, praise God. Upang tayo po ay, alam niyo po, napapalakas tayo ng mga ano yun, testimony, diba? Yung patotoo. Yes, yes. Lit lang, lipat lang ako sa other room. Sige po, sige po. So, na-encourage po, na-encourage tayo lalo, diba? Na tayo po ay lubos na magtiwala sa Panginoon. Dahil nga po sa mga karanasan ng ating mga kapatid na naranasan po ang katagumpayan. Praise God. Yes po. Nagbabalik pa sa salamat ako sa ating Panginoon. Nagpupuri. Bagamat lahat kami dumaan sa sa sakit, ako po yung pinakalas na nagkasakit. Then, medyo po kakaroon po ako ng konting depression kasi di pa nga ako magaling. Biglang nagpaalam sa akin yung anak-anakan ko sa salon na inaasahan ko na kasi po yung mga kaibigan niya isa-isa pong nag-abroad although hindi pa po nakakaalis. Ticket na lang ang inaantay. Bigla po siya nagpaalam sa akin na mag-a-apply na rin siya. Nag-medical na rin po. Masaya ako dahil yung ano niya, yung dream niya, maabot niya. Kung yun na magiging daan para lubusan siya, makatulong sa magulang niya. Kaya lang medyo nalungkot ako kasi syempre, una, mawawala siya sa salon. Then, bilang naging anak-anakan ko at napamahal na rin sa akin, yun, nalungkot po ako. Ngayon po, may isa pa naman akong tao. Although nag-aayos na nga siya ng paper niya, hindi na siya masyado na i-stay sa salon. Sabi ko nga, talagang bigyan lang ako ng kalakasan ni Lord na sapat na kalakasan para maasikaso ko yung salon. Alam kong di ako pababayaan ni God kasi siguro yun lang yung way na binigay niya sa akin na magamit yung nakanakan ko na kapag open ako ng business, naging okay naman kahit dumaan sa pandemic. Sabi ko may ibibigay pa siyang much better. At alam ko yung anak-anakan kong yan, magiging maayos din yung pupuntahan niya, yung magiging trabaho niya. Kaya umaasa pa din po ako na magpapatuloy yan sa loan. Yun lang po sis, salamat po. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yan naman po ang sigurado tayo, no, na may ipapalit si Lord kung meron pong nawala, no? Sure po 'yan. Sure po 'yan. At hindi po pababayaan ng Panginoon ang negosyo mo, Sister Vivian, no? Talagang mas ipapakita ng Lord na merong mas magandang mangyayari.
Patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon. Ganyan talaga ang business. Talagang people come and go. Yes. Ay, nararanasan po talaga lahat ng mga negosyante yan. Minsan kung sino pa yung key worker mo, yun pa yung bigla magpapaalam. Yes. Mga ganyan. Yan. Ayan po ay mas ano yan, patuloy na mas lalong magpapatatag sa'yo. Sis, no? Yes. Being a businesswoman. Yan. Praise God. Praise God. Sige po, sino pa po ang gusto pong mag-share ngayong umaga? Praise God. Okay. Please, ako. Okay, Sister Cecil. Go ahead po. Good morning. Good morning po. Gusto ko lang i-share sa inyo ang sitwasyon namin dito sa hospital. So, nagpapasalamat ako kay Lord na kahit pa paano, ay hindi talaga ako dinadapuan ng anuman na virus dito, kahit palabas-labas ako, nakikiharap sa mga pasyente. Pero right now, ang hospital namin po ay nakakalungkot at tatlo na lang po kami dito ng admin na natira. Tapos, kayang hindi ako naka-cellphone ngayon kung mapapakita ko sa inyo sa isang kabilang building, yung chief hospital namin naka-quarantine sa kabila naman yung admin officer namin. Tapos yung isolation namin nasa likuran, yung pharmacist namin, nagbawalis na nga doon. Yung utility namin nasa taas din, yung mga ganun. Yung nurse namin, dalawa na lang, tas isa. So, sarado ang OPD namin. Kahapon lang nagbukas yung ER kasi UV light. Yung pagpasok mo, yung mararamdaman mo, sabi ko, Lord, have mercy kasi 60 kami, 60 kaming employees. Pero yung sa DOH na mga staff sa facility, pinabakasyon muna kasi for renew ng contract nila. So, natitira po ang 40. Kalahati po dun ay mga nag-COVID po positive. Yung Wednesday, nagpa-swab test pa yung iba. Until now, hindi pa na-re-receive yung kanilang results. So, hindi pwede silang mag-isolate pa sila. So, hindi pa namin masasabi kung sila ay negative. So, let's pray for them. So, parang natatouch din ako na sabi ko, Lord, ano pa ang gusto niyo pong gawin? Being a social worker, social service, dito na yung mga kasamahan namin dyan sa taas, hindi naman makalabas kasi walang mautusan nga. Yung security guard namin, isa na lang. So, the Lord whispered to me kung anong gagawin. So, meron naman ako ditong mga friends or iba man naman, ano. Mamaya mag-ano din ako sa kanila. Pumapasok din ako kung may pera, mayroon akong baon or ano, iniiwan ko din sa mga ano nila. Kasi sabi nung isang pharmacist na doon, Ma'am Ces, ngayon lang ako nakakain naman ng ganito. Kasi yung anak niya, na-confine na yun, inag-positive, kaya diretso na rin siya. So almost 3 weeks na siya dyan. So nakakaano sa puso ba yung maramdaman mo sa kanila na they cannot go home to their families because of their situation. Tapos, ikaw nandito, you're survived. Yung bang, paano sila tutulungan na you cannot work, you cannot concentrate with your work because these people, ito yung mga tao na kailangan sa ubasan. Sila dapat yung tutulungan. May mga tinatakbo dito yung nakaraan. May mga anak, may mga ano. Paano yung mga ano? Eh, positive yung bang doktor. Tapos yung mga ano dyan, di pa nagpaswab yung time na yun. So ngayon, ang tagal pa yung resulta, meron nang pumapasok, may janitor nakita ko. Pero sabi ko, bakit pumasok pa? Hindi pa nga nakukuha mo yung resulta ko. So ganun po yung sitwasyon dito. So nandito ako, pero nagmamaya, maglalagay, mag-PPE na naman ako. Kung ano na naman ang mga nag-isip na ako ngayon na lumabas para bumili ng something man lang, pang snack man lang nila or ano, para lang may ma-share din sa kanila. Kasi 15 yung na positive dito, yung iba na nag-home quarantine. So, yun lang po sis, na ako'y nagpapasalamat lang guys, kahit pa paano, sa edad ko na ito. Ako lang talaga dito ang hindi inaano matamaan at hindi ko madala ang virus. Kasi yun nga, ang laki ng prayers na every morning nga. Nandito rin ako sa inyo, yung pagising ko pa, yung pagdadasan. So, yun lang, medyo, worried, and hindi ko alam how to do it. So, si Lord ay, inanya na lang yung strength kung paano ko din sila ma-reach out.
although pinagpa-pray ko naman sila, but you know, there are some, may mga needs din sila na every day. So yun nga, so keep praying na lang. Iyon lang yung pagdadasal natin po mamaya na sana mag-negative swab kasi yung mga kasama namin pangkalahati at itong mga nandito po. So right now, tatlo kami dito, dalawa sa nurse po sa loob, isang doktor, isang security guard, isang laboratory, yun na lang po ang natitira. So malungkot po ang aming hospital po ngayon. Yun lang po sis, yung may i-share ko po sa inyo. Amen. Patuloy po tayo sa pananalangin ano, na ang kahabagan at awa po ng Panginoon talaga ang hingin natin eh. Amen. No? Yung awa at habag ng Panginoon ay ibigay po niya lalong-lalo na po sa ating minamahal na bansa, sa ating minamahal na bayan, sa mga mamamayang Pilipino. Yan. Kailangan po kasi talaga is magbalik loob ang lahat ng tao, yes, at aminin po na wala po tayong ibang kailangan sa ating mga buhay, kundi ang tayo po'y maniwala at manampalataya sa nag-iisang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po talagang clearly naman po sa tagal po natin, 305 days na tayo po ay araw-araw, nagde-devotion, nagbabasa po tayo ng Word of God. Sinasabi naman po ng Panginoon na siya lamang ang sasambahin eh, di ba? Siya lamang ang tatawagan, siya lamang ang ating tatakbuhan, sapagkat siya po ang ating muog at kanlungan. Ewan ko ba sa mga Pilipino, pagdating sa pagkilala at pagsamba sa Panginoon, napakarami pa po kasing nilalapitan. No, talagang sana po na-realize ng mga tao sa panahon ngayon na kung gaano po tayo dapat kalinaw sa ating puso't isipan. Yung binabasa po natin, hindi lamang sa ating pag-uugali, ay ayaw ni Lord nito, ayaw ni Lord ng ganitong maging character ko, pero yung sinasabi po niya na na siya lamang ang daan, ang katotohanan at buhay. Ito po yung atin pong devotion for today in John chapter 14. Diba? Na siya lamang nag-iisang daan. Palagay ko po yung paglapit ng Panginoon, paglapit ng mga tao sa Panginoon at pagkilala na siya lang. Kayang-kaya naman pong gawin ng Panginoon na sa isang pitik ay mawala po ang COVID. Diba? Kasi ang dami na po talagang ina-idol ng mga tao ngayon. Ang daming ina-idol ng mga tao ngayon. Hindi lamang sasabihin natin yung idols na pagsamba sa Diyos-Diyosan, kundi maging yung ina-idol na even materials, financial, no, even pera, even yung posisyon, yung katayuan sa buhay, iba't iba na po eh, sanga-sanga na. Kaya sana po ito ay maging mamulat, no? Maging wake-up call, no? Maging eye-opener po sa lahat ng mga tao na we need to go back to God. Go back to the Lord. Go back to the Lord. Worship Him alone, no? Worship Him alone. Sige po, meron pa po bang gustong mag-share? Bago po tayo dumako sa ating napakagandang message po ng Lord para sa ating lahat for today. Okay, wala na po. Sige po. Si Sister Trini ay ano po eh, no? Kamustahin natin? Hindi ka pa kami nag-chat ni Sister Trini yesterday eh. Alam ko busy rin po siya sa kanyang mga anak na back to school na. No, back to school na. Praise God. Si Sir Badet, nagre-raise ka ng kamay mo? Asan si Sir Badet? Ano lang po ako, mag-iilang po ako na mamaya. Para mamaya ko yung sa prayer. Sige. Kasi tayo na gusto mag-bumalik dito sa atin. Kaya lang, ma'am, yung iba kasi nagkasakit. Pero message sila ng message. Kasi gusto nila magtinda.
may sakit, tapos nawawala ng pag-asa yung isa kasi yung isang ina-expect nila sa puso, di kasabay niya magpinda or mag-open ulit, eh siya, nagkasakit din. So, pasama na lang po sa prayer mamaya sila, yung mga tenants natin na gustong-gustong mag-open. Dahil parang para sa kanila, kasi na-mention na din tayo kahapon, tumawag sila, nag-video-chat, iba nag-chat, na please gusto kong mag-open kasi parang ang positive ng feeling ko dyan sa bazaar. Sabi nila, kaya lang, ang nakakahal lang kasi itong nangyayari ngayon eh, may sakit, nagkasakit ako. Kung hindi ako nagkasakit, I don't care kung level 3 kasi open naman yung open area na food, but food industry sa 50% na tao. So positive pa rin sila. Kaya nga lang po, may mga sakit. Kaya kasama ko sa pair. I-chat ko po yung mga pangalan, yung mga owner. Gusto, gusto na nila as soon as possible mag... Nagdunagulat na ako kasi gabi na sila nag-chat eh. Tapos may napunta pa ng personal dito kahapon. Kaya, insano, mag-request po sana ako na sama natin sila sa pair kasi talagang parang dito sila nakahanap ng positivity in life. Lalo na nung nakakarinig sila ng mga words from us, from you, especially, from God. Bali, na-encourage kasi natin sila na there's hope. Basta tatawag lang kay Lord. Kasi si Tita Jo, yung isang RTW, gusto rin daw po niya mag-open. Sana, kaya lang na yung health niya. So, nagpapasama rin siya sa prayers. Tapos si Tita Meng naman po, isang RTW din, eh, nagpapasama rin sa prayers to ng kanyang, health sa ovary. Yung kanyang mayroon daw siyang polyps so, operation. Kaya lang, gusto po rin niya mag-pinda kahit po asawa niya sa amin yung babantay. So, nagpapasama rin siya sa prayer. Ang dami po nila, ma'am. The whole bazaar na lang po, sami yan sa prayer. Kasi talagang ramdam na ramdam po na ayaw nilang umalis dito sa atin. Kaya lang yung sitwasyon na nagpasta. So, yun lang po request ko, ma'am. Amen. Praise God. So, ganun po ang ano, no, ang mga nataniman po ng salita ng Panginoon, no? Once nataniman po ng Word of God, ay talaga buhay po kasi ang salita ng Diyos eh, di ba? Na talaga nandun po na sa puso natin, sa buhay po natin, na hindi po ito mabaliwala. No, hindi po pwedeng mabaliwala po ang salita ng Panginoon na naitanim po sa buhay po ng mga tao. Kaya nga po nandito po nabuo po itong DM pa dahil hindi po nabaliwala yung napapakinggan po natin na salita ng Panginoon. Yan, alam naman po natin na matatapos din po ito, lilipas din po, no? Lilipas din, alam natin na ang Diyos po ay maawain at mahabagin po. Na kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, tayo pong lahat ay makararanas ng kaginhawaan, no? Sana po, yun nga po ang panalangin ko na ang mga tao po na dumaan dito sa pandemic na ito ay na mga marami pong natutunan. Marami po tayong natutunan sa atin pong mga karanasan, no? Talaga matitinding mga karanasan na atin pong pinagdaanan this pandemic, and this will end soon, no? This pandemic will end soon. Kaya huwag po nating wawalain sa ating puso lahat po ng ating mga natutunan, higit sa lahat yung atin pong naranasang kalapitan po ng Panginoon sa buhay natin, na kapag bumalik na po tayo at natapos na ang pandemic, wag na tayo ay mapalayo na naman. Diba? Eh, dapat lagi po tayong aware on that, no? Aware tayo palagi na tayo po'y laging malapit sa ating Panginoon. Every day po, no? We live by faith, no? Every day ng ating mga buhay, praise God. Parang meron pa po kasing gustong mag-share eh. Nararamdaman ko na may kapatid pa po tayo na inuudyukan po ng Holy Spirit na magbahagi po ngayong umaga. Hallelujah. Praise the Lord. Ako na lang, sis. Yes, Sister Annalisa, go ahead po. I see. Nagpapasalamat po ako kay Lord. May boses na ako. Magaling na ako.
sana po kung paano ako pinagaling ng Diyos, pagalingin din niya sana yung asawa ko at saka yung mga anak ko. Kasi si Omicron, umikot na sa pamilya namin. So, hinihiling ko po na gumaling na sila para makauwi na sila dito sa bahay. Kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero okay lang kasi alam ko binabantayan ako ni Lord. Tsaka pinagaling niya ako. So pagagalingin niya ang lahat ng may sakit kasama doon ng si Inigo, si Isay at ang aking asawa at ang aking mga kaibigan na tinamaan ng Omicron. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Patuloy po akong nananalig sa kanya na pagagalingin niya tayong lahat. Salamat po. Amen. Amen. Big amen, amen to that, Sister Ana Lisa. Magagalingin po ng Panginoon lahat, no? At yan po ay napakaganda pong patotoo para po ang Diyos ay maluwalhati, maitaas po ano sa ating mga buhay, maparangalan, mag-glorify po ang ating Panginoon sa lahat po ng mga nangyari sa ating buhay, no? To God be all the glory. To God be all the glory. Salamat na ayan, no? Nanumbalik ng muli ang siglat, lakas, maging ang boses po ni Sister Ana Lisa. Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Praise God. Sino pa po? Yan, purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Kaya alam niyo po, eh, number one talagang target tayo ng kaaway dahil wala tayong ginawa dito kundi papurihan ang Panginoon, di ba? Ay, hindi po tayo natatakot doon. Ang mahalaga po, tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon. Tayo po'y nagmamahal sa ating Panginoon. Ayan, ang next po ay si Sister Lita. Sabi ko na marami pa eh. No? Sister Lita, and next po is Sister Abby. Abby after Sister Lita. Go ahead po, Sister Lita. Yes po. Good morning. Pinagpalang umaga. Sister Irene. Anak po ulit, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lahat ng mga biyaya pinagkaloob niyo sa atin. Tsaka yung mga prayers natin, dalangin natin sa Panginoon, ay hindi nga tayo binibig po. Ako, ikaw, tayong lahat ay naranasan natin ang mga pagsubok na ito sa pandemic. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong manghina. At alam ko na walang imposible sa Panginoon. God is good all the time. At ang pinangahawakan ko talaga lagi sa akin sa verses na yon, pero hindi ko lang kabisado. Kumatok ka at ikaw pagbubuksan. Humingi ka at ikaw pagbibigyan. At ano tawag to, may nahalap ka at makakatagpo ka. Yun ang aking pinangahawakan. At lagi tayong maging tapat, mapagmahal, mapakumbaba, at isurrender natin sa Panginoon Lord. Diyos lahat ang mga pagkakasala natin sa ating kapwa, sa ating sarili. Yun lang ang aking sharing, Sister Irene. Maraming salamat. Amen. Praise God. Tama po, ano, kung meron man po tayong lalapitan, pupuntahan yung nangako po na kapag tayo'y tumawag, sasagot po. Walang iba kundi ang ating Diyos. No? Ang ating Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat. Praise God. Praise God. Next po is Sister Abby. Praise the Lord. Hi, sis. Good morning. Good morning po. Magpapasalamat lang ako kasi actually magaling na din ako sa ubo tsaka sa sipon. So I think mga 10 days or 14 days din ako nag-isolate. So nung unang nag-share ako dito medyo naiyak ako kasi nagpasalamat lang ako kasi hindi nahawa yung asawa ko kahit na kami lang dalawa yung nandito. So alam nyo naman pag ubo sipon, usually laging mahawa talaga yung kasama mo eh. So, laking pasalamat lang talaga na hindi nahawa si Joey. So, yun malaking pasalamat ko na kay Lord na hindi na siya talaga nahawa hanggang ngayon. So, thank you Lord
Kasi kahit yung sa pamilya ko din, actually may mga nagkasakit. So may nag-positive din, pero naka-home quarantine lang din, isolation. So prayers lang talaga kay Lord, tsaka pananalig mo lang na alam mo na gagaling tayo at pagagalingin tayo ni Lord. Kahit hindi mo hilingin sa Kanya, alam niya kung ano yung mga pangangailangan din natin. So yun lang gusto kong i-share. Thank you. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Diba? Balik na po sa normal muli ang mga boses ng ating mga kapatid. Diba? Wala na po yung mga malat-malat voice ninyo, ha? And thank you, Lord, for that. Lalong-lalo na sa proteksyon, no? Sa buhay po ni Brother Joey na hindi po nahawa. Purihin po ang Panginoon. Salamat, salamat sa Panginoon. Kasi yan po ang desire ng puso at panalangin ni Sister Abby. Huwag nang mahawa yung ganyang asawa. At yan po'y dininig ng ating Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Yan! Parang mas maganda po na dagdagan pa natin ang magpapasalamat at magpapatotoo, no? Sister Heidi, baka pwede, 'di ba? Inihintay ni Lord 'yan. Hello, good morning. Good morning po. Wait lang. So, hindi lingid po sa lahat po eh kami po eh mga na-quarantine. Hindi po kami nakakalabas dito sa bahay. Kasi po, yung apo ko, si Sydney, sa kanya po, bali na gano'y, doon nalaman na positive si Sydney. Bali po, ang sabi po ng pedya po sa kanya is, ipapalab test, kukuhanan ng dugo, for the test na baka meron daw dengue. So, praise God po, wala pong test na, ay walang na-detect na ano, nag-negative siya dun sa ano, sa dengue. Pero may nakita pong virus. So, kailangan daw ipa-swab test. So, that night din, binalik siya sa hospital at sinwab test yung bata. Ang tapang niya, hindi umiyak si Sydney. Ang tapang ng bata. Pero nilagnat kasi siya. Linagnat siya ng mga 2 days. On and off yung lagnat niya. Kaya nag-worry din po yung nanay tsaka kami. Nag-worry po kami. Ang nangyari po, hinihintay namin yung test habang na naiswab na siya. 3 days bago na ilabas yung ano. Ang nangyari po hindi po sa amin duman yung result ng swab test. Ang nangyari po, dinala yung result sa DOH. Ang DOH ang nag-forward po sa barangay. So ang barangay nag-forward po dito sa Camellia, sa admin. Then nung bandang hapon, dinapitan po ako ng guard. Confidential naman po yun na nag-positive na si Sydney. Actually, hindi lang po kami, marami po kami dito sa division na nag-positive. So, sa nangyari po yun, nagwala si Miguel. Nagwala siya nung araw na yon, galit na galit, at kasi bakit daw doon dumaan. Hindi, kumbaga, naghihintay kami dito, hindi kami makalabas. Nauna pa yung HOA sa amin. So, that is a protocol pala yon. Kasi dinadatos yung mga nagpa-positive. So, hindi muna sa amin, talagang sa barangay kasi nagdadatos nga. Medyo naliwanagan, na, kumbaga, para kami na-shock. Pati yung mga partidos ng ninalay. And then, hindi ko muna agad sinabi sa side namin, sa side ko. At ilan lang ang nakakaalam na dito. Sinabi ko na at mga ilan lang nakakaalam sa family namin na kung si Sydney ay nag-positive.
So, ang nangyari po, sinusuportahan po kami, hindi kami makalabas dito. Sinusuportahan po kami ng mga nanay, mga kapatid ko malapit dito. At nalaman na rin ng nanay ko, nagpadali na rin ng mga food sa amin. Sila yung mga tigatakbo, pati si pamangking ko pupunta rito pag wala kaming pagkain. Napakabuti talaga ng Panginoon. Nagpapasalamat ako. Kasi hindi mo talaga, may mga taong ano eh, may mga taong naandyan yung family mo na hindi ka pababayaan. Naiyak nga ako noon kay nanay. Kasi nga, nag-alala po siya sa amin. Sabi ko na, huwag kayo mag-alala. Kasi okay naman kami. Okay kami. Ang una kasi nagkasakit dito, si yung babae, si Lai. Then sumunod si Sydney. Tapos ako, nakakaramdam na rin ako ng pananakit ng katawan. Pero hindi ako linagnat. Doon ako nagtataka. Nagka-trangkaso ako, sipon, inubo. Pero hindi po ako linagnat. Nagte-temperature ako, hindi po ang lagi kong temperature is 36.5, 37.1. Parang normal na lang ano. Tapos hanggang si Miguel natamaan na rin. Hindi na rin nakakalabas. Pero hopefully, siyempre, lagi namin, wala kang magagawa. Nandito ka. Tatawag ka lang talaga sa Panginoon na lagi tayong isa-save. And alam ko napakabuti ng Panginoon. Daily yan, talagang hindi niya kami pinapabayaan. At salamat po, si Sydney po is getting better and better. Napakasiglang huwi niya. At ng bata, napakasigla po niya ngayon. Hindi po siya, no. Siguro talagang ganun eh. Ganun talaga eh. Talagang dadaan ka para ma... Kasi uso nga talaga yung ano, hindi lang kami rito, maraming nag-positive dito. So, ayun, napapasalamat po ako sa Panginoon at and also dito sa DN Padla, na napagdadasal po kami. Hopefully, maging maayos na po tayong lahat, hindi lang po kami, sa pamilya, sa lahat ng mga humingi ng dalangin po, na maging okay na po tayo. Kasi hindi tayo nakakalabas, naandito lang. Ayun lang po. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Glory to God talaga. Hindi po kami niya pinapabayaan. Amen. Salamat po sa kagalingan ni Sydney po. Napaka-healthy ng bata. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Ayan, day by day po, no, nararanasan po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise God, wala po talaga tayong ibang gagawin, no, kundi lumapit sa Panginoon. Kahit gaano po katindit karami ng pera ng tao, no, biro nyo, biogesic, pinagkakaguluhan. Biogesic, para makabili, saan ba nakabili pa si Sister Badette? Sa may Bacoor pa at alauna ng madaling araw. Can you imagine mangyari po yung mga ganyang bagay dito sa ating bayan? Matindi po, ano? Kahit nga gano'ng karami yung pera at kayang pakyawin ang bayo, Jessica, hindi po pwede kasi isang tao, isang banig lang ang pwedeng bilhin. Di natin akalain, no? Sa hinagap ng utak natin na darating po tayo sa ganitong punto ng buhay na may mga gantong sitwasyon. Talaga yukuk at makakapag-pray na lang, Panginoon, ikaw na po ang bahala, no? Thank you, Lord, po talaga sa atin pong mga naranasan, na tunay na naranasan po natin, higit sa lahat, ang pagsama at kabutihan ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At muli po, para po sa ating salita ng Diyos na nais pong ipaalam sa ating lahat ng ating Panginoong Jesus para sa araw na ito. Ito po'y nasa 1, chapter 14, verse 1. Yan ang ating aha for today. Ang ganda po ng ating aha for today. John 14, verse 1. Ang sabi po, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Yan, sabi po sa English, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Ayan, praise the Lord. Hallelujah.
Ang sabi po, huwag po tayong mabagabag. Magtiwala po tayo sa ating Diyos. Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus. No? Amen, amen. Huwag po amen. Tayong mabagabag. Eh, yun po'y sapat na eh. Sapat na upang tayo po ay magkaroon ng buhay na punong-puno po ng kagalakan mula sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ha, alam niyo po ang ginagawa po ng kaaway ngayon, lalong-lalo na sa mga very devoted na anak ng Diyos, very loyal, no, sa salita ng Panginoon. Eh, yung nakawin po yung joy sa puso natin. Diba, ang saya-saya mo. Thank you, Lord. Talagang naranasan ko ang presensya at kapuspusan ng banal na spirito. Maya-maya, meron ng gagawin ng kaaway. Nanakawin na yung joy na yan. No? Tandaan niyo po, nanakawin na yung joy na yan. At kung ano-ano pa pong mga gagawin para tayong lahat, hindi tayo maging masaya. Ayan. Kaya po dapat let us always be aware sa salita ng Diyos. Ay, hindi po pwede. Hindi po pwede, no? Ang sabi ng Panginoon, huwag akong mabagabag. Huwag akong mag-worry. Ang sabi, magtiwala. Trust. Magtiwala. Maniwala. Magtiwala. Manampalataya. Kaya pag nakakaramdam po tayo ng worry, oops. No? Talagang bantayan po ng sarili ngayon eh. Bantayan ng sarili. Kailangan alam po natin kung ano po yung mga nangyayari sa atin, sa buhay natin. Babantayan natin. Oops, ay may nangyayaring ganito. May tinamaan ng sakit. Pero alam ko, ang sabi ng Panginoon, huwag akong mabagabag. Magtiwala ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa 305 days po natin na pagsasama-sama everyday dito. Ay talagang alam niyo po, alam niyo yung binidigkis tayo ng Panginoon. 'Di ba? Parang walis tingting po. 'Di ba? Parang walis tingting tayong lahat. Magkakalayo po tayo ay yung iba nga po, hindi pa natin nakita sa personal eh. 'Di ba? Ako nga gustong-gusto ko makita sa personal Sister Cinche eh. 'Di ba? 'Di ba lahat tayo gusto natin makita ang sa personal ang isa't isa. Pero alam niyo po, amazing si Lord eh. Eh kahit virtual lang, higit pa sa nagkita tayo ng personal, mga kapatid. Yung atin pong pagiging close, di ba? Sa isa't isa. Higit pa doon. Eh amazing, gawa po ng Panginoon yun. Biro mo, parang tayo eh, ano na po tayo, yung pamilya na sobrat po tayong concern sa isa't isa kahit hindi pa natin nakikita sa personal ang isa't isa. Di ba po? Kasi po si Lord po yung naglalagay niya sa heart natin, ang banal na spirito ng ating Panginoon. Kaya hindi na po sa sarili nating gawa, sarili nating lakas, kundi ito po'y galing sa Panginoon. Ramdam na ramdam natin, may nararamdaman na kabigatan ng kapatid natin, nandoon po tayong lahat para ipanalangin. No? Kaya patuloy po tayong mag-hold on. Mag-hold on po tayo sa ating pananampalataya at magsama-sama po tayo, mga kapatid, at lubos na ilapit sa Panginoon ang lahat po ng ating pong mga nararanasan ng mga kapatid natin na kailangan po ng mga panalangin. Ayan. Sino po rito yung na-enjoy niya kahapon nung umawit tayo? Ayan. Ang ganda po, no? Ang ganda po nun. Gusto niyo po bang umawit ulit tayo ngayon? Yan, kailangan po kasi, no, ang prayer natin. Sabi ko po sa Lord, Lord, bind us together dito po sa DM Pad Family. Bind us together with your love, no, yung love po mula sa ating Panginoong Jesus na hindi kailanman mawawasak ng anumang pagsubok, ng anumang gawa at tangka ng kaaway. Ang atin pong bonding, no, ang ating fellowship, ang atin pong gathering, ang atin pong pagiging isa sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Sige po, palagi po nating alalahanin ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Ayan, pwede po ba sabihin mo dun sa katabi mo sa screen? Di ba po, may screen ka?
Sino po yung katabi mo dyan? Lingunin mo po. Huwag kang mabagabag. Mr. B. Yan yung nasa kanan mo. Nasa kanan mo. Sairi, huwag kang mabagabag. Huwag kang mabagabag. Ako ba yun? Oo nga. Sairi, huwag kang mabagabag. Huwag kang mabagabag. Sino yung nasa ibaba mo? Yung nasa ibaba mo sa screen. Huwag kang mabagabag. Ako, Sister Ruby, huwag kang mabagabag. Believe in Jesus. Sisigaw ako mamaya. Huwag kang mabagabag. Sis Ruby, huwag kang mabagabag. Amat. Thank you, sister. Praise the Lord. Ganyan na po kasi. Mabagabag. Mabagabag. Ayan, virtual. Minsan pa po aawit po tayo bilang ating pagpapakita ng ating pagiging isa, no? Isa sa pananampalataya, kulang na lang po, isa ang ating nanay. No, hindi man tayo magkakapatid sa laman, subalit tayo magkakapatid sa spiritual. Biro mo, friends until eternity. Diba? Friends, hanggang dun sa pangwalang hanggang buhay, tayo-tayo po magkakasama doon. Praise God. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Sige po, awit po tayo. Ayan. Mag-unmute po kayo. Mag-open po kayo ng camera. Ayan. Sige po. See us through.
Dad! Ang tataas. Na-exercise. Yan! Praise the Lord! Kasi mga boses. Together, I know our dreams will never die, no? Yes! So let us hold on together, mga kapatid. Lalong-lalo na po ang ipanalangin po ang bawat isa. Magbantayan po tayo sa pananalangin, no? Para po ang bawat isa sa atin ay patuloy po na ilapit natin sa Panginoon kasama po ang ating mga mahal sa buhay, no? Napakagandang makita po sa screen ang inyong mga ngiti. Ang ngiti po ni Ninang Mila. Ayan, oh, di ba? Ang saya-saya po ni Ninang Mila, no? Talagang ito po yung nagbibigay ng pag-asa po sa ating lahat. Yung makita ko po kayo lahat. Praise the Lord, praise the Lord. Hello, Sister Trini. Ayan. Good morning. Yan. Konting araw na lang na matatapos na po ang ating quarantine. Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Alam nyo, hindi naman po nasasayang yung araw eh. Na kahit tayo'y quarantine. Ang hindi lang naman natin magawa yung lumabas, 'di ba? Pero ang dami po nating pwedeng gawin. Sa lahat din tayo po ay maraming panahon ngayon para tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos, no? Maraming time para tayo po ay makinig ng mga preachings. No, marami po, ang dami po sa YouTube, ang dami po even nga sa TikTok. Ang dami po mga nagpe-pray. Mga ganyan, ano? So, thank you, Lord, no? Can you imagine, dumating yung ganitong panahon, tas walang computer, walang internet? Parang, ay nako, parang hirap po nun, no? Walang internet, tapos naka-quarantine ka, ay, talagang God is good, no? God grabe. Is good. Grabe! Grabe! Grabe ka, Lord, you are so good, you are a good, good Father. Hallelujah. Sige po, tayo po idadako sa ating closing prayer. Hallelujah. Maraming salamat aming Diyos. Lord, punong-puno po ng kagalakan ng aming mga puso. Hindi po namin, Lord, tinitingnan ang mga nangyaring mga hindi magaganda sa aming buhay. Lord, lamang ng sobra-sobra, Panginoon, na nararanasan po namin at nararamdaman namin sa mga oras na ito ang kabutihan mo po sa buhay po ng bawat isa. Lord, maaaring ang iba naming mga kapatid, hindi pa po tapos sa isolation, sa quarantine. Ang iba naman po yung nakararanas ng depression, Panginoon, dahil sa mga kaganapan, Panginoon, sa kanila pong buhay. Iba't iba pong sitwasyon, Lord. Iba't iba. Lord, higit sa lahat, alam namin na ikaw po yung nakababatid ng lahat ng ito. Kaya nga, Panginoon, Lord, patuloy naming ipinapaalala, Panginoon, sa aming mga sarili. Pangako mo po na aming devotion for today. In John chapter 14, verse 1, na huwag po kaming mabagabag, Panginoon. In general, Panginoon, kung ano man yung nararanasan ng bawat isa, iisa po yung pangako mo, huwag po kaming mabagabag. Magkus kami lubos na magtiwala, Panginoon, ipagkatiwala ang lahat ng nangyayari po sa amin. Hindi man namin mabanggit, Panginoon, every details, Lord, kung ano po yung eksaktong mga nangyayari sa buhay namin. Ang tanging alam po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ay ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay at sitwasyon na nangyayari sa buhay po ng bawat isa. Sabi mo, Panginoon, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Lord, naririto po kami. Lord, ang mga anak mo dito po sa DM Pad, we are 32. Dito po sa participants, Lord, meron pong 32, Panginoon, na mga anak mo, Lord, dito po ngayon na nananampalataya at lubos na nagtitiwala, Panginoon, lubos na naniniwala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makagagawa ng mga himala
sa buhay po ng bawat isa. At walang bagay na mahirap sa iyong gawin. Walang bagay na imposible sa iyong gawin, Panginoon. Ganyan po kami, lubos, na nagbibigay ng aming paniniwala po sa inyo. Salamat po ng marami, Panginoon, higit sa lahat, na meron pong DM pad. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakagandang panimula ng araw, Panginoon, ng aming buhay ay naririto. Wala po kami sa mga makamundong bagay, Lord. Salamat po. Ito pa lang, Lord. Napakagandang regalo mo na sa aming lahat. Thank you po. Thank you po. Yes, salamat, Lord, sa buhay po ng bawat isa, sa mga prayer request, Panginoon, ng iyong mga anak ngayong umaga. Lord, sa panalangin po ni Sister Lita para sa kanyang manugang na si Sister Olivia Bartolome na nakaschedule na pong manganak, Lord. In the name of Jesus, Lord, ikaw pong nakakaalam, Panginoon, ng paghihirap na pinagdadaanan, Panginoon, ang kanyang manugang, lalong-lalo na, Panginoon, ang manganak sa mga panahon ngayon. Lord, we pray, Lord, for your comfort be upon her. At mabilis lang po niya, Panginoon, mailuwal ang kanyang baby. Higit sa lahat, Panginoon, Lord, i-control mo po at panghawakan ang buhay ng kanyang manugang. Alisin mo po ang lahat ng takot at pangamba, maging ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, we pray for Sister Jessica, sa lahat po ng miyembro ng kanyang pamilya na ngayon po'y nakararanas ng sakit karamdaman. We pray for healing. Hallelujah. Lord, we pray for Sister Nida. Lord, sa kanyang prayer request, Lord, for Sister Nelly na ilang araw na po na inuubo. In the name of Jesus, we pray. We pray, Lord, for healing be upon Sister Nelly in the name of Jesus. At protection, Panginoon, sa kanyang baby na si Baby Nash na hindi po, Lord, na mahahawa o anumang virus, Panginoon, Lord, ang naroon sa kanilang tahanan. We pray, O God, in Jesus' name, Lord, na alisin mo po at tunawin, Panginoon, ang masamang hangin na ito, Lord, na may virus in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we pray for healing for Teresita Remorin na may ubo, matinding ubo, in the name of Jesus. We rebuke the spirit ng ubo na ito in Jesus' name, hindi lamang kay Sister Teresita Remorin, but sa lahat na nakararanas ng mga ubo sa mga oras na ito na miyembro ng DM Pad. We rebuke the spirit of ubo in the name of Jesus. In the name of Jesus, you have no right sa katawan, sa mga physical na katawan ng mga anak ng Diyos. Wala kang puwang. In the name of Jesus, we rebuke all kinds of sickness and diseases. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Maging sa lahat ng mga workers, mga frontliners, ospital na pinagtatrabahuhan, yes, Sister Cess, Lord, we pray for fast recovery, Panginoon, at maging sa mga iba pang health workers, Lord, na nagpaswab, we pray for a negative results, Panginoon, in the name of Jesus. And we pray for your protection, Lord, sa mga nag-negative, na hindi po sila mahahawa, Lord, sa sakit na COVID Omicron, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, give them your divine protection. We speak Psalms 91 sa lahat ng mga frontliners, hindi lamang sa ospital ng San Pedro, but even in every hospitals all over the Philippines. Lord, yes, in the name of Jesus, that you protect, Lord, each frontliners in the name of Jesus. Maging, Lord, sa mga kamag-anak, mahal sa buhay, na mga taga-DMPAD, na mga frontliners, ang mga kapatid namin na may mga anak na doktor, mga nurses, at ang mga nagtatrabaho, being a frontliners, not just only in hospitals, Lord, maging sa iba pong mga trabaho na sila pong sumasabak, Panginoon, we pray for your divine protection be upon them, Lord. Lord, yes, kahabagan mo po ang bawat mamamayang, yes, Pilipino, Lord, na nagsusumikap magtrabaho sa araw-araw, Panginoon. Lord, ingatan mo po, Panginoon, ang buhay, Lord, ng mga mamamayang Pilipino, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Maging Lord sa buong pamilya po ni Mars Irene Alfonso, Lord, fast recovery, Panginoon, Lord, sa kanyang buong pamilya, maging sa lahat po ng pamilya ng BM Pad. Yan po ang panalangin namin, Panginoon. In Jesus' name, maging ang panalangin din ni Sister Ruby Tiongson sa lahat ng may sakit, karamdaman, complete healing, and we claim healing, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, maging sa prayer request ni Sister Carla Almazan, Lord, for complete healing sa kanyang ubo, sa kanyang sipon. In Jesus' name, we claim complete healing para po kay Sister Carla and the rest of the members of DM Pod. In Jesus' name. Prayer for healing kay Tito and Marivic Santillan, and healing also to Eric De Leon in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, we claim and we declare healing in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, maging sa prayer request po ni Sister Anna Clemente. Lord, maging sa kanyang ubo, in the name of Jesus, we pray, Lord, na alisin mo po, Panginoon, ang virus na ito. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, complete healing, Lord, sa buhay po ni Sister Anna. That is our declaration in Jesus' name. Hallelujah. Glory, hallelujah. Lord, prayer for Sister Annie. Hallelujah. At maging sa kanyang buong pamilya na ngayon po ay may mga sakit karamdaman. In the name of Jesus. Sister Jemel, Lord, hallelujah. Sa lahat po ng mga bazarista in Carol Christmas Bazaar. Lord, na ngayon po, Panginoon, nakararanas ng mga symptoms. We pray, God, in Jesus' name. Lord, for healing, for complete healing. Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa kanila, kasama ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, in the mighty Lord. Name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. You are our great physician, Panginoong Jesus. Lord, walang bagay na mahirap sa iyong gawin, Panginoon. At sa aming araw-araw na pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon, nakita po namin, Lord, that you have that compassionate heart, Panginoon, sa lahat ng may mga sakit karamdaman. Lord, ang lahat ay pinagaling mo, Panginoon. Anumang uri ng sakit at karamdaman, Lord, kayang-kaya mong pagalingin. Wala pong mahirap sa iyong gawin, Panginoon. At ito po ang nais mo, Panginoon, na mamuhay po kami. Mamuhay kami, Panginoon, na punong-puno ng sigla, nang magkaroon kami ng ganap, Panginoon, at buhay na masagana. Lord, maraming pong salamat. We ask for your divine protection, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, physically, mentally, emotionally, Panginoon, higit sa lahat, spiritually. Lord, we are in a battle right now, Panginoon. Lord, we are in a battle right now. Lalong-lalo na, Lord, ang spiritual na battle, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ipadala mo po, Panginoon, ang battalions of angels, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Lord, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, Lord, in Jesus' name, na kami po'y bantayan, Panginoon, ng iyong mga anghel at walang gawa at tangka ng kaaway sa aming buhay ang makakapenetrate sa buhay po ng bawat isa in the mighty name of Jesus. Panginoon, gawin mo po kaming mas lalong maging magtiwala, increase our faith, Panginoon. Hallelujah. Ayaw po namin, Panginoon, Lord, na kami po ay lalayo sa iyo, bagkus, Panginoon, lubos kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos, Lord, na siyang lumikha ng aming buhay, na nagmamay-ari ng buhay na ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa mga panahong ito, Lord, gamitin mo po kami, Panginoon, upang, Lord, maibahagi namin, Lord, ang napakagandang balita ng kaligtasan sa napakaraming tao, na ikaw lamang, Panginoon, Lord, ang kayang tumugo ng panalangin, na ikaw lamang ang kayang magtanggal ng COVID na ito, Panginoon, in Jesus' name, na kung papaano, Panginoon, napakabilis tumaganap ng Omicron, we pray, Lord, na mas higit na mabilis na lumaganap, Lord, ang salita mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lord, yan po yung panalangin at nais mong sabihin, Panginoon. Lord,
Naku, papaano itong Omicron, Panginoon, ay sobrang nagiging viral, Lord. We pray that your word, that your power, Panginoon, higit sa lahat, Lord, ang kilalanin ka ng lahat ng tao sa mundo na ikaw ang tagapagligtas, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, i-honor po, Panginoon. I-honor ka ng lahat ng tao, Panginoon. Lord, that your word ay ito lamang, Lord, yung maging viral, Panginoon. At maipalaganap ng higit na napakabilis sa lahat ng may buhay, sa lahat ng may hininga. Panginoon, mata mo ang kaligtasan na ibinibigay mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat sa umagang ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang araw na ito ng iyong mga anak. At ang mga bawat araw na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, maranasan namin ang kalapitan mo po sa buhay po ng bawat isa. Salamat po. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, Lord, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Pagpalain mo po ang lahat ng ingat yaman ng bansang ito. Lord, take full control of our government, Panginoon, higit sa lahat, Lord. Mabigyan, Panginoon, ng solusyon, Panginoon, ang napakalaking problema ng korupsyon. Lord, we pray na alisin mo po ang mga corrupt leaders ng bansang ito, ang lahat ng may mga personal na motibo na para lamang sa kanila. Lord, alisin mo po, expose mo po ang mga taong ito, Panginoon. And we pray, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang maglagay. Ikaw lamang ang maglagay ng tamang leader, Panginoon. Ang leader na may banal na pagkatakot po sa inyo. Lord, ang leader, Lord, na hindi lamang, Lord, nagsasabing siya ay may Diyos, kundi may banal na pagkatakot po sa iyo, yes, na hindi makagagawa ng anumang mali sa inyong harapan. Lord, alisin mo po sa sumpa ang bansang ito, Panginoon. Lord, alisin mo po sa sumpa ang bansang ito, Lord, na napakarami pong tao na ang nagsasuffer, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po ang maglukluk, Panginoon, ng tamang mamumuno ng bansang ito. Lord, kahabagan mo po ang bansang Pilipinas sa napakahabang taon na kami po nagsasuffer dahil po sa mga mali. Lord, we pray in Jesus' name. We pray in Jesus' name, Lord, this time, 2022 elections, Panginoon. Lord, na makakaranas kami, Panginoon, nang nararapat, higit sa lahat, Panginoon. Ito bando na mamuno sa aming bansa. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo po ang bansang Israel, Panginoon, ang bayang pinili mo. Sapagkat sinabi mo, sino mang magpala sa bansang Israel ay pagpapalain mo. Kaya naman, Panginoon, sama-sama kami, Lord. God bless Israel. God bless Israel in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Lord. Sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat. At ang deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig mo, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang pagpapala ng aming Panginoong Jesus at ang matamis na pakikipisan at pagyakap ng banal na Santong Espiritu ngayon, bukas at magpakailanpaman. Ito po ang panalangin naming punong-puno ng pananampalataya. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! And Amen! 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 God, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen. Thank you, Lord, for the strength, no? Thank you, Lord, for the strength. Salamat po ng marami. Magkita-kita po tayong muli tomorrow. Same time po. God bless po. God bless. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.